kahit sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy tayong mananalangin para sa mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan na sumusubaybay lang sa atin o lumalahok sa pamamagitan ng ating FB Live. Kayo pong lahat ay ating ipinagdadasal. Kasama po ng ating panalangin para sa mga may sakit ay ang panalangin natin para sa inyong lahat na namimintuho kay Santo Padre Pio at sa lahat po ng humihingi ng ating panalangin, sa lahat ng humihingi ng ating dasal para makamta nila ang biyayang kanilang hinihiling sa Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, ang mga kasalanang sinadya o hindi natin sinasadya na nagpalayo sa atin sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungo sa Samotracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy patungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano, pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira at
mga ngalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitin ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kaniyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kaniyang mga ahirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang mga pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa aminin man natin o hindi, hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo ay inspired na gumawa ng mabuti.
may mga panahon at pagkakataon na nanghihina tayo, o kung hindi man nanghihina, ay nasisiraan tayo ng loob para ipagpatuloy ang paggawa ng tama. Nakakapagod na tumulong ng tumulong sa mga taong parang wala namang ginagawa kundi umasa na lang sa inyo. Nakakapagod na magpatawad ng magpatawad sa taong kailanman ay hindi naman ina-admit na siya ay nagkamali. Hindi ba? Nakakasakit ng puso na piliting mahalin ang taong pagkakasama naman ng ugali. Nakakapagod kung minsan ang gumawa ng mabuti. Pero sa ganitong mga pagkakataon, ang paanyaya sa atin ng Panginoon, kung tayo'y naniniwala sa muling pagkabuhay, ay ipagpatuloy ang ating ginagawa. Isaalang-alang, hindi ang ating damdamin, kundi ang ating desisyong sundan si Kristo. At sa mga ganyang pagkakataon, hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu para manatili tayong firm and inspired to do good in spite and despite of. Para bagang sinasabing, ang paggawa ng mabuti dapat ay second nature sa atin bilang Kristiyano. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Hindi ito nakadepende sa damdamin. Hindi ito nakadepende sa kung anong nararamdaman at feelings natin. Sapagkat ang pagsunod sa Kristo, kay Kristo na muling nabuhay, more than a sentiment, is a decision. Bagamat nung tayo'y binyagan, hindi pa natin alam kung ano ang konsekwensya at obligasyon noon dahil maliit pa tayo. Pero habang tayo'y lumalaki, ipinapaunawa sa atin ng simbahan, ano ba ang ibig sabihin ng binyagan? At sa ganung pagkakataon, ang pagtanggap natin ng binyag at ang pagsasabuhay ng binyag ay isang desisyon. At ang desisyong sundan si Kristo, kahit may mga pagkakataong tayo'y napapagod at nahihirapan na gumawa ng mabuti, dapat ay second nature sa atin sapagkat yan ay isang commitment, yan ay isang desisyon. At sa mga ganyang pagkakataon, hindi tayo dapat masiraan ng loob. Ipinangako ng Panginoong Hesus ang banal na Espiritu na siyang magbibigay muli ng ningas sa ating buhay Kristiyano na aandap-andap na dahil sa ating mga pagkapagod, dahil sa ating mga kakulangan din, dahil sa ating mga kahinaan. Ang mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng assurance na sa gitna ng challenges natin sa pagsasabuhay ng turo at aral ng ating Panginoong Hesus, nandyan ang banal na Espiritu para tayo akayin at maging dedicated and committed sa inasum nating responsibility and obligation nung tayo ay binyagan. Magandang inspirasyon ang narinig nating kwento sa unang pagbasa kung saan merong isang pagano na nagpabinyag kay Pablo at sa kanyang mga kasamahan. At matapos mabinyagan, makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, ano ang kanyang ginawa? Gumawa ng mabuti. Nagpasalamat sa pamamagitan ng pag-anyaya kina Pablo,
upang maibalik sa kanila ang kabutihang dala nila. At ganito tayo bilang Kristiyano. Number one, hindi tayo dapat masiraan ng loob. Sa mga panahon at pagkakataong tayo'y nanghihina na gumawa ng mabuti, ipagpatuloy natin ang ating desisyon na sundan si Kristo. At pangalawa, be always grateful. Kahit mahirap na ipaglaban ang matuwid at tama, lagi tayong magpapasalamat. Dahil salamat, nakikita natin ang bagay na yan na ipinagkait ng Panginoon sa masasama. Na ipinagkait ng Panginoon sa mga walang loob at walang pananampalataya sa Diyos. Salamat tayo ang merong pagkakataon na gawin ang tama at mabuti dahil pinili tayo ng Diyos. Ngayong umagang ito, mga kapatid, kahit hindi araw-araw tayo ay inspired na gumawa ng mabuti, kahit man nakakapagod ang magpatawad araw-araw sa mga taong kailanman ay hindi inamin na sila ay nagkamali at nakasakit sa atin. Kahit may mga taong nakakapagod tulungan dahil hindi rin naman nila tinutulungan ang kanilang sarili. Huwag tayong mapapagod na gawin ang tama at mabuti sapagkat yan ay palatandaan nang tayo ay nasa tuwid na daan, tayo ay nasa yapak ni Kristo na siyang paanyaya sa ating na siyang sundan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kahitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakali sa araw-araw at patawarin mo
kami, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lingkod mo, hanap sa'yo.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Pakinggan, lingapin mo at kaabaga. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama ilayo mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na may narapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Associations of Lawyers for Transformation. Tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikaapat, sa darating na June 15 ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 3 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah.